Magandang morning, Tito Johnson. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ngayon ng Rodriguez Municipal Police Station para matukoy na ang pagkakakilanlan sa tatlo pa sa apat na natagpo ang patay sa loob ng isang sasakyan sa bulubunduking bahagi ng barangay Makabod sa Rodriguez Rizal kahapon ng madaling araw. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Marcelino Pipo, ang hepe ng Rodriguez PNP, isang residente ang nagpaabot sa kanila ng impormasyon na may nakitang mga bangkay ng tao sa loob ng isang kotse alas 5 Lunes ng umaga. Nagduda umano ang mga residente dahil hindi nila kilala ang sasakyan, kaya nang ilang oras pa na hindi ito umalis, naglakas loob ito na silipin ang loob ng sasakyan at dito na nakita ang apat na katawan na hindi na gumagalaw, dalawang lalaki at dalawang babae ito. Ating nakatestigo doon sa lugar ay mga alas 5 ng madaling araw kanina, napansin niya na may sasakyan doon at hindi naman nila kilala yung sasakyan na yon. Kaya nagduda siya nung napansin niya na mga ilang oras ay wala pa, di pa rin umaalis. Yun na nga, tinignan na nga kung anong laman, yun na nga nakita na may apat na tao na hindi na gumagalaw. Agad naman na tumawag ng SOCO ang PNP. Dito na nakumpirma na apat nga ang laman ng sasakyan. Tansya ng PNP, edad 60 anyos ang isa sa mga biktimang lalaki. May nasa edad 50 anyos habang ang dalawa nasa 30 anyos ang edad. May nakuha pang apat na pirasong pinaghihinala ang shabu sa loob ng sasakyan. Walang makuhang gamit maging mga identification cards sa katawan ng mga bangkay, pero may tattoo ang mga ito sa katawan ayon sa PNP. Itong mga biktima na to ay walang mga gamit o ID. Then may mga tato. Then mayroon din natagpuan na mga shabo na apat na piraso. May mga tama ng bala sa katawan ang mga biktima, karamihan sa ulo ayon sa PNP, pero walang bakas ng dugo sa sasakyan, kaya posibleng hindi ito sa sasakyan binaril. Kanina mga alauna ng madaling araw, Tito Johnson, dumating dito sa Rodriguez PNP ang anak ng isa sa mga napatay mula sa Katanawan, Quezon. Tumangi itong magbigay ng payag sa kamera, pero pinumpirma niya na ama niya ang isa sa mga natagpuang bangkay sa loob ng kotse. Tito Johnson. So Tito Jokart, anong mga posibleng anggulong tinitingnan ng PNP na posibleng dahilan dyan sa pagpatay dyan sa apat? Nung nakausap natin ang hepe ng Rodriguez PNP, wala pa siyang masabi kung anong anggulo ang tinitingnan. Pero base sa nakuha doon sa loob ng kotse, may apat na pinaghihinala ang shabu. Isa sa mga titingnan na anggulo kung may kinalaman ito sa droga. At kanina madaling araw nga, matagal na kinausap ng Rodriguez PNP, itong anak ng isa sa mga natagpuang patay doon sa loob ng kotse. At dito makakapagkuha na sila ng mga impormasyon kung ano pang anggulo ang pwede nalang ipursu sa nangyaring krimen na ito, Tito Johnson. Maraming salamat, Jose Carretero.